Mga kaibigan, magandang araw. Sa gabing ito na ang liwanag ng buwan ay kasintamis ng tubig, nais kong ibahagi sa inyo ang isang nakakaantig na kwento tungkol sa Mid-Autumn Festival. Kasabay nito, nais ko rin kayong batiin ng aking taos pusong hangarin. Nung unang panahon, may 10 araw sa landik, napawang maanak na je emperda na je landik. Araw-araw, isang araw ang nagpapalit-palit na naglalabas sa langit upang magbigayng liwanag at init sa mundo. Subalit isang araw, sabay-sabay na lumitaw ang 10 araw, dahilan upang maging napakainit ng lupa. Nagtuyo ang mga ilog, nalanta ang mga pananim, hindi makahanap ng tubig ang mga hayop, at labis na nahirapan ang mga tao. Sa oras na ito, isang matapang na mamamana na nagngangalang Hao Yi ang nagpasya na iligtas ang lahat. Umakyat siya sa tuktok ng isang mataas na bundok at binatak ang kanyang banal na pana, itinutok sa mga araw sa langit. Buong lakas niyang pinana ang mga araw, at isa-isang bumagsak ang siyam. Naiwan ang huling araw lamang, at bumalik sa normal ang temperatura ng mundo. Labis ang pasasalamat ng mga tao kay Hao Yi at itinuring siyang isang dakilang bayani. Kinilala ng emperador ng langit ang mga nagawa ni Hao Yi at ginantimpalaan siya ng isang pildoras ng immortalidad. Sinumang uminom ng pildoras na ito ay akyat sa langit at magiging immortal, palaging bata. Ngunit, hindi gustong iwan ni Hao Yi ang kanyang minamahal na asawa, si Chang'e, kaya iniwan niya ang pildoras sa kanya upang itago ito at pinaalalahanan siyang huwag ipaalam sa iba ang tungkol dito. Isang araw, nalaman ng alagad ni Hao Yi na si Feng Meng ang tungkol sa pildoras at tinamaan ng kasakiman. Sinamantala niya ang kawalan ni Hao Yi, pumasok sa bahay, at pinilit si Chang'e na ibigay ang pildoras. Sa isang iglap ng desperasyon, ininom ni Chang'e ang pildoras upang maiwasang mapasakamay ito ng masasama. Agad niyang naramdaman na siya ay bumigat at nagsimulang lumutang sa hangin, umakyat sa langit. Sa wakas, narating ni Chang'e ang buwan at naging isang celestial na nilalang sa Moon Palace. Pagbalik ni Hao Yi sa bahay, napagtanto niyang wala na si Chang'e at puno ng kalungkutan ang kanyang puso. Tumingala siya sa maliwanag na buwan at tila nakita niyang nakangiti si Chang'e mula sa buwan. Upang gunitain siya, inilagay ni Hao Yi ang mga paboritong pagkain ni Chang'e sa bakuran, umaasang muli silang magkikita. Nang malaman ng mga tao ang nakakaantig na kwentong ito, nagsimula silang tuwing -15 araw ng -8 lunar na buwan, kung kailan ang buwan ay pinakamaliwanag at pinakabuo, magtipon kasama ang kanilang pamilya, pagmasdan ang buwan, at kumain ng mga mooncake na nagpapahayag ng kanilang pagnanasa kay Chang'e at mga pag-asa sa muling pagsasama-sama ng pamilya. Ang tradisyong ito ay nagpatuloy hanggang sa kasalukuyan, at ang Mid-Autumn Festival ay naging isang piyesta na sumisimbolo sa pagsasama-sama at kaligayahan. Pahalagahan natin ang bawat sandali na kasama natin ang ating pamilya, at tangkilikin ang napakagandang oras na ito ng magkasama. Salamat sa inyong panonood! Sana ay nadala sa inyo ng kwento ng Mid-Autumn Festival na ito ang init at damdamin. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang kawili-wiling nilalaman. Binabati ko kayo ng isang maligayang Mid-Autumn Festival at masayang oras kasama ang inyong pamilya. Hanggang sa susunod!